ordinasyon kanonika ng Mahal na Birhen sa importanteng misang ito ay solemnly i-announce ang petsa ng ordinasyon kanonika ng Mahal na Birhen de los Dolores de Turuma. Abi po ngayon. Naiintindihan ng mga Kristiyano ang kanilang obligasyon upang tunay na na isa buhay at tunay na tahaki ng landas na ibinibigay ni Jesus. Pakikinggan po natin ngayon ang opisyal na kalatas ng ating rektor at puro paroko si Reverend Father Jerry Olivias upos sa dakilang bensang ito at sa mga nakakibang pag-gagawin ang koronasyon kanonika. Atin po marundog sa pakikita. Mga binibiliw na kapatid kay Kristo. 500 taon na ang lumipas mula nang ibunla sa ating mga pampang ang mabuting balita ng Panginoon. Mula noon, ang pananampalataya ay umabong at nagbunga ng maraming pamayanang Kristiyano sa ating lupain. Natatangi rin sa lalawigan ng Laguna. Mapalad tayo na hindi lamang naging duyan ng mga bayani ang ating sambayanan, bagkus binayayaan din tayo ng ating mga lansangan ay lamaran ng mga banalan. Bahagi tayo ng malaking pamanang ito. 234 na taon na ang lumipas simula ng matatuan ang mapagmalang larawan ng Birhen ng Hapis sa baybayin ng lawak ng Laguna. Tunay nga na ang mahal na inay ang tala ng karagatan na siyang gumagabay sa mga mandalakbay patungo sa darungan ng kaligtasan. Sa banal na kasulatan, ang lawa ay sumaksin. Sa pangangaral ng mabuting balita ng Panginoon. Naging saksi ito sa mga milagro na nagpatunay ng kanyang mga kapangyarihan. Ang mga milagro na sanayon sa Ebanghelyo ni San Juan ay nagsimula sa kasalan sa Kana sa pamamagitan ng Mahal na Ina. Sa isang pagtatagpo ng kapalaran at karunungan ng Diyos, ang lawa ng Laguna ay hindi lamang naging bukal na pinanggagalingan ng kabuhayan ng maraming pamayanan, kundi dito rin natagpuan ang larawan na nagtuturo sa atin na daan upang masumpungan natin ang buhay na walang hanggan. Mayabong at hitik na sa bunga ang naidulot ng paminintuho sa Ina ni Kristo. Ito ay pinatutunayan ng dami ng mga deboto tuwing sumasapit ang mga pagdiriwang ng lupin sa ating bayan. Ang pagkakahirang sa ating parokya bilang gambana ng Mahal na Birhen ng Turuma noong 19 ng Oktobre taong 2006. At ang hula ng Santo Papa Francisco noong 24 ng Mayo taong 2021. Upang igawad ang koronasyon kanonika sa kanyang ngalan,
ay katunayan ng pagkilala ng simbahang pangkalahatan sa parundong na pag-ibig ng mga mananampalataya dito sa Pakin at sa lahat ng deboto saan man sila naroon sa bansang ito. Kaugnay nito ay formal na ipinahayag na ang koronasyong kanonika na iginawa ni Papa Francisco ay ating gaganapin sa 15 ng Setyembre, araw ng Biyernes, taong 2023. Ang banal na larawang natagpuan sa lawa ng Laguna ay siyang puputungan ng mamahaling hiyas na kaloob ng mga mananampalataya sa loob ng Misa Pontifical sa ganap na 10 ng umaga. Sa kadahilanan ang debosyon sa titulo ng Mahal na Birhen ng Hapis ng Turuba ay nagtataglay ng kakaibang uri ng pamimintuho na tinagurian lupian na siyang kadahilanan upang ang debosyon ito ang maging pinakamahabang pagdiriwang sa buong bansa. Ang koronasyong kanonika ay magtataglay rin ng ganong katangian. Tapos ang isang araw upang tunay na may pahayag ang pagmamahal ng mga tao sa mahal na ina. Kung kaya't ang koronasyong kanonika ay magkakaroon din ng lupian. Kaugnay ng siyam na lubing ipinagdiriwang sa karangalan ng Birhen, siyang din ang araw ng pagdiriwang upang mas marami ang makabahagi ng biyaya at kasiyahan sa kauna-unahang koronasyong kanonika sa diosesis ng San Pablo. Sa kabila ng lahat ng hamon at paghihirap na naranasan nating lahat, hindi kailanman nagpabaya ang may kapal. Ipinapadama niya sa atin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak. Sa krus, binigyan tayo ni Jesus ng isang ina, ina ng awa. Mapagkandili, iisang ina na ating sinisimpa. Mula sa parokya ni San Pedro Alcantara, Dambana ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba ng Bayan ng Papil, sa Birhen!